Yun. Good morning, Pilipinas, and good evening sa Amerika at sa Canada, at good evening o good afternoon din dyan sa Europe, sa Middle East. Magandang kayong lahat sa na mga akro. Anyway, hintay lang tayo ng mga viewers at ipapaliwanag natin kung paano kumuha ng AKP National ID. At paano mag-fill up, how to get and fill up the AKP National ID para madali natin na mag-guide yung mga membro ng Alpha Kappa Rho, no? So, intay lang tayo ng ibang viewers. Yeah, may viewers tayo. Shout out muna kung gusto ninyo. Saka natin i-present yung pakita ko dito kung paano yung pag-fill up ng form to acquire the ID of AKP National Council at yung link na gagamitin, no? So, hintayin nyo lang at i-post natin dito. Papakita natin. For the meantime, ano muna tayo? Hintay tayo ng mga viewers. Sandali lang. Tatlo pa lang naman ng viewers. Eh. Mag-shoutout muna tayo. Shoutout muna kayo dyan. Mga kapatid, yan. So, yan kasi maraming nahihirapan na makakuha ng national ID, no? So, siguro ito at least baka makatulong sa mga brad paano mag-fill up at paano kumuha ng national ID. Libre lang naman to eh. It will take you 1 minute para mag-fill up ng form. So, yan. Play muna tayo ng mga Acro song. Yan. Ano pa ba? Medyo maina yan. Okay. Yan. Sige. I-share ko na sa inyo yung ID system natin, no? Kung paano mag-fill up at ano yung link na ginagamit, no? So, mostly ang dapat gawin ninyo, kontakin niyo yung respective regional, municipal, yung provincial at yung national VGS o GS ng mga yan, para mag-guide din kayo yung mga nasa baba, no, sa mga local council, local chapter. I think itong papakita ko para lang sa Luzon, no? So, sige, simulan na natin. Ito yung ano ba yan? Ayan. Ito yung link. Yung link, medyo lakihan ko kaya. Mabang naman lakit. Lita natin ng konti. Yan. So, ito yung link na sino-forward sa mga members ng... Kaya kung nakikita nyo yung aking mouse, yan. Yan yung link na ipinapasa natin doon sa mga members ng Alpha Kappa Rho. No? So, mag-fill up lang kayo dyan. Yung mga leaders, kung pwede kayo mag-send yan. Tapos, pagka naka-fill up na kayo ng form diyan sa link na 'yan, eh pag-click niyo yung link na 'yan, ito yung lalabas diyan. Papakita ko sa inyo. Sandali. Share. Ang lalabas diyan ay okay. Wala yung link na yung ano natin. Here. Think. Ito pala. Ayan pala. Nandun pa rin tayo. So. Ayan. Ayan. Pag kinilik nyo, iyan yung lalabas na link, no? Yung form. Fill up nyo lang unang-una kung hindi pa kayo na. Ako naka-fill up na kasi. So, nilagay ko yung email ko. Medyo lakihan natin ako.
para makita niyo. Yan. So ito is link, ay yung link na yan para sa Luzon lang yan. So ayan, sabi nga rito, National Council Luzon Jurisdiction Free ID Registration. Ito para lang ko sa mga sasakop ng National Council. So, i-fill up kayo ng form, i-lagay nyo lang yung email nyo. Kailangan yung email, required yan. Kasi kailangan ng ma-send sa inyo yung ID for you to print. So, yung, ayan, email, yung first name nyo, last name, yung phone number, yung address nyo. At dito sa, and who was your chapter GS when you survived? Kung sino yung nag-GS ninyo during the time na nag-survive kayo. So, yan, fill up na. Normally, ano lang yan eh. After that, ano, so, dapat matandaan yan. Or, sigurado yan, makakalimutan yung MI, pero yung GS during the time na nag-survive kayo, hindi nyo makakalimutan yan. So, provincial council. O, yan, yung council ninyo, saan kayong probinsya. So, click nyo yan, andyan lahat yung lugar dyan sa Luzon, no? Ma-choose nyo lang kung saan kayo dyan area. Kung wala dyan yung area ninyo o yung probinsya ninyo, paki-message na lang from the BOT para ma-insert yung probinsya nyo, no? Tapos nun, yung pagdapos i-click nyo rin, drop down lang to, no? Yung city o municipal, yan, kung wala din dyan. Halimbawa, like for example, ako, sa Marikina, sabihin natin, so yung Marikina is part of Metro Manila. Yan. So dahil nandun sa Metro Manila siya, dito sa city, nakikita mo rito yung Marikina. Dapat alam mo yung province mo. Tapos, hold on, medyo parang mali yata yun. Metro Manila ang ano, Marikina, parang hindi yata na ilagay dito. Anyway, baka nilagay niya sa Rizal, baka akala kasi nung ano, nasa Rizal pa rin, no? Pero mali yan, no? Dapat nasa, or baka nawala, natanggal na rito. Anyway, so, punta muna tayo sa ano, sa Nueva Ecija, yan, kasi medyo kabisado ko Nueva Ecija. Nueva Ecija, agad yan kasi yung aking mga, yung magulang ko. Nueva Ecija. So, pag-click niyang Nueva Ecija, dahil ako taga General Team. Eh. Ano ba yun? Medyo mabagal yung ano. Yan. Wala. General Team yun, no? Ano ba? CTO? Parang may... Ay, ta-ta-ta-ta. Ayan pala. Ayan. Ah, okay. So, dapat pala nagbinaba ako yung ano. Ando siguro sa kabila yung Marikina, no? So, sa General Tino, yung alam kong lugar dyan, mahaba yan. No? Hanapin nyo lang. Ayan. General Emilio, General Tino, Nueva Ecija. Ayan. I-click mo lang na yan, no? Tapos, lagay mo lang yung chapter name nyo. Noong chapter nyo. Tapos, submit nyo lang. Click nyo lang yung submit. Ayan, oh. Pag na-submit nyo na, papasok na yan automatic dun sa data ng National Council. Data. Tapos, babalik sa inyo yun. Kung sino man yung GS nyo dyan o yung current niya chairman ng inyong alumni or yung inyong ito para sa ano to, community, no? Iba pa kasi yung iba naman yung form ng ano ng how do you call this, the inter collegiate hold on. So yung pagka-submit niyo niyan itong form na yan, pagka ayan, pag nakita niyo may mga red na ganyan, ibig sabihin, hindi nyo nasagutan. Hindi nyo masasubmit yan. Kailangan sagutin nyo yung mga merong star. Kasi yun yung, ibig sabihin, required talaga na ibigay. I-provide nyo yung information nyo. So, submit.
pag-click ng submit, pupunta sa data. Pagkatapos mapunta yan sa data ng National Council, i-segregate ngayon yan, yung chapter nyo, yung mga pangalan nyo. Yung data na yon babalik sa inyo ng National. At ganito ang kalalabasan niya, no? So, i-separate ko lang ito, no? Yan, dali natin dito sa kabila. I-document kasi at dito, eh. Ibabalik sa inyo to confirm na talagang mga legit yung mga nag-fill up at ka-chapter ninyo, no? Kahit legit siya, kung hindi ka ka-chapter doon, wala ka doon sa chapter na yun, tatanggalin ka doon. So, don't waste your time na dayain to kasi hindi rin siya papasok. Asan na ba yan? Okay. Stop. Pakita ko sa inyo ngayon yung binalik sa aming data. Dahil ako, taga TIPQC ako. Chapter. Legit. At ito na ngayon yung ano. Ibabalik sa inyo nung National. Yan o. Asa? Hold on. Yan. Yan o. Kung makikita nyo yung Excel na yan. So, kung makikita nyo yung Excel na yan, yan yung mga nag-fill up ng form. At malalaman pa dyan kung anong oras kayo nag-fill up, anong date kayo nag-fill up, andyan lahat ng information ninyo, no? Hindi ko na isusum kasi may mga information dito na, no? So, andyan din yung address nyo, phone number nyo, at ito, yung mga taga-TIP to, no? So, hindi pa kami kumpleto dyan, marami pa kami. Siguro, abuti na kami ng mga 700. So, yung makita nyo dyan, parang mayroong, parang ano, highlighted. Sabihin, kailangan i-correct yan. So, chichikin ng leader, ng chairman yan, o ng GS, dyan sa council ninyo, at itingnan niya kung mayroong mga pumasok sa chapter nyo, nandiyan nyo naman ka-chapter, o hindi nyo kilala. So, tatanggalin yun, i-note nyo lang, babalik nyo ulit yung information na yan sa National, tapos sasabihin nyo, okay na yan. Pag sinabing okay, i-issue na kayo ng ID, i-email na kayo. Ganun lang kasimple. Kaya, ano, pagka hindi bumabalik sa inyo, i-ano lang, follow up lang, no? So, kasi, siyempre, ang National officers ay busy din yan, no? Hindi naman namin hanap buhay ang pagiging officer sa Alpacaparo. So, dapat maintindihan nyo din na yung mga officers, eh, meron din silang ano, mga hanap buhay. Sabihin, yung oras nila, hindi naman buong oras nila nandyan sa Alpacaparo. Pasalamat nga tayo, may mga nagsiservisyo sa ating kapatiran ng libre, no? Hindi naman natin binabayaran yan. Long live, ayan, si Brad Eman from TIPQC. So, kung may mga tanong kayo about doon sa National ID, magtanong na kayo dito at susubukan kong masagot sa aking kaalaman doon sa ID na yan. Ayan. Shout out po, Brad. Lapu-Lapu City Council, T. Epsilon Chapter. Long live, Brad. Long live. Yan. Magtanong kayo kung ano yung mga gusto nyong itanong dyan sa ID natin. So, yung mga may lang nakakita dito. So, shout out si ICM from Cohen Community Chapter, MMC. So, shout out sa inyo, mga kapatid. Yan. Itanong kayo, abang nandito pa ako, 30 minutes lang ako dito. Siguro, 15 minutes pa ako. Magtanong kayo kung ano yung mga gusto nyong itanong about sa National ID. Pagdating naman dyan sa event, hindi ho pinipigilan ang mga akro na huwag pumunta doon sa event. Kung gusto nyong pumunta, pwede kayong pumunta. Pero yung hinihikayat lang namin na magpa-ID yung mga member ng National Council. Napakadali po. It will take you 1 minute para mag-fill up ng form. Pinakita ko na sa inyo kanina kung paano mag-fill up ng form at anong link.
Well, actually, within 30 seconds, ma-fill up mo yung form eh. Kasi hindi naman komplikado yung form eh. Tapos, yung sa ID na, no? Papadala na kayo ng ID para ma-insert din sa ID nyo. Yung picture pala, yung picture, sorry. Yung picture, papadala kayo ng picture after na ma-email sa inyo. Tapos, yun, papiprint nyo na yung ID nyo. So, kung man nakaligtaan ng mga officers yung ID, eh, i-follow up nyo. Kasi, siyempre nga, gaya ng sinabi ko kanina, mga busy rin na tao yung nandyan sa Alpacaparon. Dahil di naman yan, nating pasolduhin ang mga officials ng Alpacaparon. Hindi yan ang buhay nila, no? Mayroon mga personal na buhay yan. Kaya minsan, intindihin natin na busy sila. So, para makatulong tayo, eh, i-follow up natin yung ating ano, mga hinanaing sa kanila, no? Para matugunan nila. So anyway, since wala naman ang tatanong, panoorin nyo na lang yung video from beginning. Yan, ganyan po ang pagkuha ng ID sa National Council. Very, very simple. Okay? At yan, long live sa inyo at lagi kayong mag-iingat at see you sa 50th golden anniversary ng Alpacaparo. At peace.